Ganito ang senaryo sa lugar na ito, araw-araw, tuwing umaga at dapat hapon. Ganito karami ang mga nag-e-ersisyo sa lugar na ito. Halos ito na lang yung lugar sa Imus, Cavite, na kung saan malawak pa ang bukirin. Kaya madalas, dinarayo ito ng mga bikers at ng mga joggers. Kasi nga naman, presko ang hangin at kaya-aya ang tanawin. Sa bahagi ito ng Imus, napaka-traffic kapag ganitong oras. Lumuwag lang ito nung sunod-sunod na nagkaroon ng lockdown. Ang tawag sa barangay na ito ay Karsadang Bago. Ba't kaya tinawag na Karsadang Bago, ano? Dapat Karsadang Traffic. Kasi laging traffic dito. O dito, mahaba to hanggang doon pa. Lagi kasing traffic dito eh. Ano kayang solusyon sa lugar na to? Dati daw, ito ay mga lupang sakahan. Talahiban daw dati nung araw. Pero ngayon, kaliwat kanan na ang mga subdivisions dito. Ayan, subdivision yan. Yung mga nadaanan natin, subdivision din. Eto, mga subdivisions din. Nagtagsaan na kasi ang mga tao dito sa Cavite. Ayan, syempre. Nagtayo na ng mga maraming pabahay dahil ang Cavite ay isa sa mga probinsya na pinakamalapit sa Maynila. Dahil matao na doon sa Maynila at masikip na, kaya yung mga empleyado doon, yung mga nagtatrabaho doon ay kumukuha na ng mga bahay dito sa probinsya ng Cavite. Ito, dito sa bandang kanan, ito na lang yung kapirasong lupang sakahan, no? Pero titignan natin kung ilan taon ang itatagal ng sakahan na yan. Dahil dito, subdivision na. Yung likod ng sakahan na yan, subdivision na rin. Ito pa, isa pang lupang sakahan, no? Ilang ektarya na lang din yan. Tapos, ito naman sa kaliwa. Hindi natin alam kung hanggang kailan mananatiling lupang sakahan yung mga yan. Ito naman yung Barangay Bukandala, Imus, Cavite. Dito sa barangay na ito, makikita o itinayo ang SM Center Imus. Ayan o, sa unahan. Yan, ang SM Center Imus. Ang kaibahan ng SM Center sa SM City, syempre mas malaki yung mga SM City. Pag SM Center, imitado lamang yung mga stalls na makikita dyan sa loob ng mall na yan. Dito, masikip na kalsada to, kaya bottleneck ang traffic dito. Oh, grabe, no? Dito sa Pilipinas, kapag ganitong traffic, alam nyo, mga drivers, kasi minsan nararanasan ko rin. Kumbaga, parang daragan na lang eh. O yung palakasan ng loob kung gusto mong mauna. Dito naman, sa lugar na ito, ay bahagi ng Barangay Alapan, Imus, Cavite. Dito, marami kang makikita ang mga siklista dito, mga joggers, mga naglalakad-lakad. Meron na rin mga bike lanes, oh. Mamaya, magpapalipad tayo ng drone dito. At hindi lang mga bikers ang nandito. Marami na rin mga vendors. Ayan, oh. Ang daming nagpapalipas ng oras dito. Kaliwat ka na, no? Hanggang doon sa dulo. Although ito ay ilang metro lang, siguro wala pang isang kilometro. Dito pa yung medyo malawak yung palayan, ano? Hindi tulad ng mga nadaanan natin kanina na kapiraso na lang, mga ilang ektarya na lang. Dito kasi, tignan nyo, palayan yan, doon sa nadaanan natin, palayan din. Doon yung dambana ng pambansang Watawat, no? Mula dito sa kinatatayuan ko hanggang sa dulo ay nasa isang kilometro ang layo.
gaano kaganda ang lugar na ito, ano? Kaya kung binabalak nyo na pumunta dito sa Barangay Alapandos, Imus, Cavite, at mag-ehersisyo katulad na lamang ng mga paglalakad-lakad, pag-jogging at pag-bisikleta, siguruhin nyo na meron kayong face mask at yung distansya nyo rin sa mga kapwa nyo joggers or bikers, siguruhin nyo. At sa ganun, ay maging safe kayo o ligtas ang inyong pag-ehersisyo dito sa magandang lugar na ito.